Naalimpungatan si Carmela sa ring ng telepono sa pasilyo sa labas ng silid. She tried to ignore the annoying shrill sound of the telephone. Ibinaon niya ang mukha sa unan at sinikap na ibalik ang tulog. Subalit mukhang walang balak tumigil sa pagring ang telepono dahil pagkatapos niyong huminto ng ilang sandali ay muling tutunog. Pupungas-pungas siyang bumangon. Sinulya pa ng digital clock na nasa ibabaw ng night table. 2 o'clock in the morning. She groaned irritably. Who could be calling at this hour? Inabot niya ang robe na nakasabit sa likod ng pinto at isinuot dahil giniginaw siya. It was February. The snows had started to melt. Lumabas siya ng silid. Halos kasabay niya nagbukas ng pinto ng silid nitong tiya ligaya niya na nasa dulo ng pasilyo ang silid. Nagising ka rin pala? Naghihikab pang sabi nito. Si Ligaya ay ang matandang dalagang kapatid ng mama niya at kalahati ng buhay ay sa Amerika na ginugol. Sino kayang tumatawag na yan sa ganitong oras? Ipinagsalikop nitong Roba habang lumalakad palapit sa kanya. It had better be important or else. She let her voice trail off, tightened the sash on her robe before picking up the phone. Hello? She croaked on the phone. Overseas call from the Philippines, ma'am, for Carmela Samonte. Wika ng tinig ng operator mula sa kabilang dulo ng linya. I'll take the call. This is Carmela Samonte. Suddenly, she was alert. Itinuwid ang katawan na tuluyang nawala ang antok. Nang malaman kung saan galing ang tawag, sinulya pa niya ang tsahing nakasandal sa dingding, ilang hakbang mula sa kanya. Pilipinas, she mouthed to her aunt. Pagkuway muling ibinalik ang atensyon sa telepono nang marinig ang pamilyar na tinig. Hello? Yes, Auntie Elaine? Muling nagkasalubong ang mga mata nila ni Ligaya nang banggitin niya ang pangalan ng nasa kabilang linya. Si Elaine ay ang asawang kauli ng kanyang papa. Jess! Hey, are you crying? Tanong niya nang marinig ang paghikbi nito at pagsinghot. Nag-away ba ito at ang papa niya? Pero nakapagtatakang tatawag sa kanyang stepmother niya ng ganitong oras dahil lang nagkatampuhan ito at ang papa niya. Hindi ganoon si Elaine. Ang papa mo, Jess, wala na siya. Her frown deepened. What are you talking about, Auntie Elaine? Saan nagtungo si papa? Patay na si Felipe. Sinundan niyo ng sunod-sunod na hagulhol. What? Inaantok pa siyang talaga. That was it. He must have misheard her stepmother. Subalit ang matinding kabang dumagok sa dibdib ni Carmela ay nagpapasakit ng dibdib niya. Anong sinabi niyo? Nanlalaking mga matang sinulyapan niya ang tiyahin na marahang humakbang palapit. Nagpatuloy sa pagsasalita si Elaine habang tila siya bubuway dahil sa nanlalambot ang mga tuhod niya. Hindi! Hindi totoong sinasabi niyo! Pagak niyang sabi. Si Ligaya ay kinuha mula sa kamay niyang telepono nang mapansing tila siya nauupos na kandila at dumadaos doon sa sahig. Mula sa kabilang linya ay narinig nito ang malagim na balita. Si Felipe Samonte, ang ama ni Carmela ay namatay sa isang aksidente sa laot. Inabutan ito ng malakas na bagyo at tumaob ang fishing boat na gamit nito. Alam ni Ligaya na may mga fishing boats si Felipe, bukod pa sa sarili nitong bangkang demotor. Kung hindi nito ginagamit ang sariling bangka para mangisda, ay sumasama itong pumalaot sa mga mangingisda at mag-enjoy. Some of the times kasama nito ang asawang kauli. Ang papa! Tia Ligaya! Ang papa! Carmela cried hysterically. Ibinaba ni Ligaya sa cradle ang telepono matapos makapagpaalam kay Elaine. Tumingkayad sa tabi ng pamangkin at niyakap ito. Tatagan mo ang sarili mo, Jess. Alam nitong walang sapat na salita ang maaring makagaan sa ganitong mga pagkakataon. And Carmela loved her father so much. Nakababatang kapatid nito ang ina ni Carmela na namatay noong 15 anyos pa lang ang huli. Makalipas ang 4 na taon mula nang mabiyudo ay nag-asawang muli si Felipe kay Elaine Martinez. Na sa edad na bata lang kay Felipe ng 2 taon ay hindi pa nakapag-aasawa. Kahit minsan ay walang masamang salitang narinig si Ligaya mula sa pamangkin tungkol sa asawang kauli ni Felipe. Katunayan ay hindi miminsang pinuri ni Carmela ang madrasta. Gayunman, hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Ligaya ang dahilan ng biglang pagtungo ni Carmela sa Amerika. Wala pang 1 buwan matapos itong magpakasal sa lalaking pinili ni Felipe para sa anak. Kailangan kong umuwi, Tia Ligaya. Umiiyak na sabi ni Carmela. Gusto kong makita kahit lang
Ang labi ni Papa. Of course, honey. Sakay ng isang international airline. Umuwi sa Pilipinas si Carmela. Gustuhin mang sumama ni Ligaya sa kanya'y hindi maaari. Nasa kalagitnaan ng isang pag-o-audit ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. At bilang head accountant ay mahalagang presensya nito. Nasa tabi siya ng bintana ng eroplano at nakatanaw siya sa mga ulap sa labas. Hindi niya inaalis ang shade sa mga mata niya. Dahil mugto at mapula na ang mga yun sa kakaiyak niya mula pa kahapon ng madaling araw nang tanggapin niya ang balita ng pagkamatay ng ama. The last time she saw her father was 6 months ago, nang dalawin siya nito sa bahay ng tiyahe niya sa San Diego. Siya ang dahilan kung bakit naroroon ang mag-asawa sa 3rd pagkakataon sa nakalipas na 3 taon upang himukin siyang bumalik sa Pilipinas. Anak, bakit hindi ka umuwi sa atin at ayusin ang anumang suliran ng iniwan mo? Panghihikayat ni Felipe, ang tinig ay may kasamang pagsusumamo. Si Elaine ay nanatiling tahimik, bagaman nakikita niyang kalungkutan sa mga mata nito. If there was one thing she liked about her stepmother, was her tact. Sa 1 buwang mahigit na nakasama niyang madrasta, hindi minsan managpakita si Elaine na nais nitong halinhinan sa puso niya ang mami niya. She wasn't over-eager to impose her role as Felipe's new wife, lalo na pagdating sa kanya. May trabaho ako rito, Papa. Mabuhay niyang katwiran. Naipasok siya ng tiyahe niya bilang office clerk sa bangkong pinapasukan nito. Pero alam nilang pareho ni Felipe na hindi niya kailangan magtrabaho para mabuhay. Ang ama niya ay isa sa pinakamayaman sa bayan nila sa Northern Mindanao. 1 buntong hininga ang pinakawalan ni Felipe. Lumaylay ang mga balikat. Gusto kong sisihin ang sarili ko sa nangyayaring ito sa iyo, iha. Hindi ako dapat na nagpadalos-dalos. Patawarin mo ko, anak, kung nagkamali ako sa ginawa ko. Ginagap ni Elaine ang kamay ng asawa at ikinulong yun sa mga palad nito. Nararamdaman nito ang tensyon mula sa asawa. Umiling si Carmela. Wala kang kasalanan, Papa. Kung ganoon, ay umuwi ka na sa atin, iha. Nakikiusap ako. Ayusin niyo ni Adam ang anumang suliranin ninyo. I'm sorry, Papa, pero hindi pa ako nakahandang umuwi, she said determinedly. And Carmela had been certain she heard her stepmother sob. Nang titigan niya ito'y naroon ng katatagan sa mukha. Carmela thought she'd done crying, pero muling nag-init ang sulok ng mga mata niya. Humugot siya ng tissue sa paper bag mula sa kahon ng Kleenex na nasa kandungan niya at dinampian ang mga mata. Sana'y pinagbigyan niya ang ama sa kahilingan nitong umuwi siya. Ang kaligayahan ni Tot ni Elaine bilang bagong mag-asaway na bantuan dahil sa ginawa niyang pag-alis. Pero wala siyang magagawa. Hindi niya kayang harapin ang 2 taong sanhi ng pag-alis niya. Hindi niya kayang mamuhay ng pakunwari sa piling ng lalaking pinakasalan niya. At ang papa niya ay namatay na may sama ng loob sa kanya. At ni hindi niya nagawang sabihin dito ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya ito mapagbigyan. But she wouldn't want Felipe to blame himself. Hindi niya gustong sirain sa mga mata ng amang lalaking itinuring nitong halos anak na rin. Her throat constricted. Tumitindi na rin ang sakit ng ulong kanina pa niya nararamdaman. Sanhi ng paulit-ulit na pag-iyak. Pinipigil lang niya ang sariling humingi ng pain reliever sa flight attendant. At sa halip ay inihilig ang ulo sa headrest. 3 taon na halos mula nang umalis siya sa bayan nila. At walang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit bigla siyang nagpasya na magtungo sa Amerika. Not her father. Not Elaine. Lalo nang hindi si Adam. Adam Martinez. At the thought of him, may kumirot sa dibdib niya. Kirot na hindi sanhi ng pagkamatay ng ama. Kirot na hindi magmaliw kahit kaunti sa kabila ng paglipas ng halos 3 taon. No, she shook her head inwardly. Hindi niya gustong bigyan ng pagkakataong okupahin ni Adam at ng nakaraan ng isip niya. Tulad ng laging nangyayari. The pounding in her head intensified. Ipinikit niya ang mga mata. Umaasang kung ipapahinga niya ang isip ay mawawala ang pananakit ng ulo niya. Subalit may 1 anyo ang nagpipilit na makapangibabaw sa isipan ni Carmela, anuman ang gawin niyang pagtaboy roon mula sa kanyang alaala. Kinikilala at pinakamayaman sa bayang yon ang pilares sa Northern Mindanao ang pamilya Samonte. Si Carmela ay nag-iisang anak ng biyudo at asyenderong si Felipe Samonte. Nasa edad na 47 ay makisig at matikas pa rin. Ang pagiging magandang lalaki nito at ang katayuan nito sa buhay ay isang napakalakas na pang-akit sa mga babaeng naghahangad na mapansin ng mga ito ng biyudo.
Nang tumungtong ng kolehiyo si Carmela, ihiniling niya sa ama na sa Maynila na mag-aral, sa halip na sa Dumaguete o sa Cebu, na karaniwan ng pinatutunguhan ng mga taga-roon sa kanila na tumutungtong sa kolehiyo. At tubiliman ay pinagbigyan ni Felipe ang anak sa isang exclusive na dormitoryong pambabae na nirahan si Carmela at walking distance mula sa kolehiyong pinapasukan niya sa Quezon City. Regular ang pag-uwi niya sa Mindanao tuwing semestral break at Christmas vacation. Nang hapong yun ay nasa isang sulok ng bahagi ng reception area ng dormitory si Carmela. Kausap ang isang manliligaw. "Please naman, Jess." Samo ni Franco. Hawak ang kamay niya. "Be my girl. Promise. Hindi ka magsisisi." "Oh well, talaga namang crush din kita." Pero wala pa, hindi niya natapos ang sasabihin. Dahil bigla siyang kinabig ni Franco payakap. "We'll be good together, Jess. Promise." Ang anumang sasabihin ni Carmela ay napigil nang sa pag-angat niya ng paningin ay isang pamilyar na bultong na puna niya na nasa counter. Napasinghap siya, kumawala mula sa di inaasahang pagyakap ni Franco at biglang tumayo. "Hey!" Subalit tuluyan ang nawala sa manliligaw ang atensyon niya at halos takbuhin ang reception. "Papa!" Napalingon si Felipe. A smile broke on his lips. "Iha!" Magkasamang pagtataka at galak na niyakap ni Carmela ang ama. Nakatawang inakay siya ni Felipe patungo sa isa sa mahabang sofa na nasa malapit lang at naupo sila. "How's my girl?" "19 ka na. Pero kapag ganyang naka-uniforme ka pala ay para ka pa ring 12 anyos." Sinipat siya nito. "Despite the subtle makeup." Dugtong ni Felipe na napangiti. Ang mahabang buhok niya ay nakatirintas. May mangilang-ngilang hibla na nakakawala at tumatabing sa noot pisngi niya. Sa mga labi niya ay light frosted pink lipstick. Ang mga cheekbones niya ay bahagyang-bahagyang namumula. Indikasyon na panimulang paggamit niya ng blush on. Lumabi si Carmela. Lagi kang ganyan. Akala mo lang hindi ako lumalaki. Pero malapit na kitang pantayan sa taas ha. Haniya na laging ikinaiinis ang malimit na pagbibiro ng ama na bata pa siya. Felipe laughed. "I just miss the days when you used to sat on my lap. When I used to bandage your skinned knees." "Papa, people grow up." Putol niya sa sinasabi ng ama. "And I did. Para patunayan ko sa'yo." Nilaro niya ang botones ng plaid sports shirt ng ama. "Well, you should know na ang dami kong boys." Eksahirado niyang sabi. Laughing flirtatiously. Iyong uring ilang beses niyang pinag-aralan sa harap ng salamin. Ang ibig niyang sabihin ng boys ay mga manliligaw at alam niyang naiintindihan siya ng ama sa ipinapahiwatig niya. Napasulyap siya kay Franco na sumenyas kung lalapit sa kanila. She glared at him sharply. Napakamot ito ng ulo. Kumaway at lumabas ng dormitory. "At puro po gwapo," patuloy niya. Sinulyapan si Franco na talaga namang gwapo. Itong heartthrob ng BA department. "Kaya isa sa mga araw na to magugulat ka na lang kapag nag-asawa na ako." Felipe's grin became a full-blown laughter. "Kawawang lalaki. Hindi niya alam kung anong papasukin niya." "Papa!" Naiirit ang bulalas ni Carmela. Naningkit ang mga mata. Hindi mapigil ni Felipe ang pagtawa. Bigla siyang tumayo at dadabugan na ang ama nang sa kauna-unahang pagkakataon ay mapansin niya ang lalaking nasa kanang bahagi ng bench. Nakasandal ito sa may dingding. He was solidly built, 6 feet of sheer power, hard muscle, and appeal. Must be in his mid-20s. Sa isang balikat nito ay nakasabit ang itim na leather jacket. Ang isang kamay ay nakapaloob sa bulsa ng pantalong maong nakupas at nakahapit sa matipunong binti. Nakasapatos de goma, Nike, tall, dark, and ano na nga ang tawag nila sa ganoong uri ng gandang lalaki? Ruggedly handsome. Yes, he was that. What struck her most was his expression. His lips twitched in a worried smile, like a man showing indulgence to a child. And that somehow annoyed her. Who was with this man? Kanina pa ba ito roon? Sino sa mga dormmates niya ang dinadalaw nito? Bakit ngayon niya lang ito nakita kung may dinadalaw man ito sa dormitoryo? Huminto sa pagtawa si Felipe nang mapunang wala na rito ang atensyon niya. Sinundan nito ng tingin ang hinahayo ng paningin niya. "Oh, I'm sorry. Nakalimutan kong may kasama nga pala ako." Ani ni Felipe na ang paumanhin ay mas patungkol sa lalaki kesa sa kanya.
siya nga pala, Jess, iha. Siya si Adam Martinez, isang agriculturist mula sa Los Baños. Pagpapakilala ni Felipe na dinugtungan pa ng ilang detalye tungkol sa lalaki. Subalit sandali lang na nakuha ng amang atensyon niya at muli niya yung ibinalik sa lalaking ipinakilala nito. Adam Martinez at kasama ito ng papa niya. Ibig sabihin ay nakita at narinig nitong palitan nila ng usapang mag-ama, pati ng pagmamaktol niya na tila bata. She groaned silently. Ano na lang ang iisipin ng lalaking to? Na talagang bata pa siya tulad ng ipinahihiwatig ng papa niya? Kaya ba ganoon na lang ang paraan ng pagngiti nito? At nakita rin ba siya nito habang niyayakap ni Franco? Formal na iniabot ni Adam ang kamay sa kanya. He still wore that slightly laughy look. Carmela wouldn't have minded at all if he had been unattractive. But for a hunk like this man, and with those sensual lips, it felt like an insult. His eyes were a crime. Too dark and very expressive, and framed by thick, equally dark lashes. "Hello," he said. Iniabot niya ang kamay rito at nakulong iyon sa malaking kamay nito. His hands were big and strong and calloused. Nagpapahiwatig ng mabigat na trabaho. His grip was firm. Hindi lang yon, may isang bagay siyang naramdaman na gumapang mula sa kamay nito at nanulay patungo sa braso niya. Something foreign and unexpected. Pinigil niyang pagsinghap at isang aral ng ngiti ang ibinigay niya rito. Ilang beses niyang pinag-aralan ang ngiting yon sa harap ng salamin. May pagkamisteryosa at disimulado ang panunukso. Tulad na yung mga modelo sa imported na pambabaing magazines na pinagkakagastahan niyang bilhin. "It's a pleasure meeting you, Mr. Martinez," wika niya, umaasa na nakabawi sa mga paggawing tila bata kanina. Subalit sa pagkadismaya ni Carmela ay hindi na nito dinugtungan ng hello at sa halip ay tumangula. Pagkatapos ay binawi ang kamay. Inayos nitong jacket sa balikat at tiningnan si Felipe. "Mauuna na ako, Phil. Natitiyak kong marami pa kayong pag-uusapang mag-ama." Wika nito sa tinig na buong buo. Napalunok si Carmela. He sounded like Kenny Rogers, husky at tila yaong bagong gising. That was so unfair. Samantalang si Franco ay pumipiyok pa. Pahakbang na ito patungo sa pintuan ng dormitoryo nang magsalita ang papa niya. "Why don't you join us for lunch, Adam?" Lumingon ito. "No, thank you. Aasikasuhin ko pa ang paglalabas sa kasa ng sasakyan. Saka pa lang ako tutuloy sa Los Baños." Sa pagkakataong yun ay dinaanan siya nito ng tingin. His eyes lingered briefly, pero sapat upang tumalo ng puso niya. Wala na si Adam pero nakatitig pa rin siya sa nilabasan nito. Nagitla pa siya nang hawakan siya ng ama sa likod ng braso. "I'll treat you to lunch, iha," anyaya ni Felipe. Sandaling nawala sa isip niya si Adam. Umaliwalas ang mukha niya. "Wow, akong mamimili ng restaurant, Papa. Sawang-sawa na ako sa pagkain dito at sa pizza pie at hamburgers." "Makakain mo bang lahat yan?" Natatawang tanong ni Felipe sa in-order niya. Inihaw na liyempo na may kasamang manggang hilaw at ginayat na sibuyas at kamatis, crab omelette at sinigang na sugpo. "Oo naman, pag hindi ko naubos, andyan ka naman," nakangising sabi niya at nagsimulang kumain. "Oh heavens, kay tagal kong hindi natikman ng mga to." "Nagtataka ko kung saan mo inilalagay ang mga kinakain mo. Hindi ka naman tumataba." Amused na komento ni Felipe. Dinala sa bibig ang in-order na beer at lumago. "Thank God for that." Sa loob ng sumunod na mga sandali ay tahimik silang kumakain mag-ama. Nakakapangalahati na siya nang may biglang pumasok sa isip at nag-angat ng ulo at tinitigan ng ama. "Bakit ka nga pala narito sa Maynila, Papa?" tanong niya. At pagkatapos ay sinimsim sa straw ang mango shake. "May binibili ka bang gamit sa asyenda?" "Well, I am checking on you. Masama ba? Lalo at inamin mo lang na marami kang suitors." Pabirong sagot ni Felipe. "Come on, Papa. You know I am not buying that. Alam kong may tiwala ka sa akin dahil alam mo mapagkakatiwalaan at mabait akong anak." Nakangiting binigyang diin niya ang dalawang adjectives para sa sarili. Hindi sumagot si Felipe. At ipinagpatuloy ang pagkain. Napatingin dito si Carmela.